Yo. So magsagot tayo ng problems regarding flow rate and Bernoulli's energy equation. So problem number one, water flows in a 40 mm diameter pipe at a velocity of 0.5 meters per second. So determine the volumetric mass and weight flow rate. So illustrate muna natin yung problem para maintindihan natin. So merong pipe o tubo at sa loob nito ay may nagfo-flow na water. Ang flow velocity ay 0.5 meters per second at ang pipe size ay 40 mm. So take note lang na pag sinabi sa problem ang pipe size, ito ay inside diameter ng tubo. So ang tawag natin dito ay nominal diameter. So ito yung ginagamit natin para maklasify natin ang tubo through its size. At maliban dito, mayroon tayong tinatawag na outside diameter wherein included na dito ang wall thickness ng pipe. At since gagamitin natin sa calculation ay yung cross-sectional area of flow, eh yung inside diameter ang ating gagamitin. So, maging familiar din sa problem kung ang condition ba ay water is flowing half o flowing full. So, kung flowing half ang fluid, ay kalahati lamang ng cross-section ang i-consider natin. At since wala naman sinabi sa problem, ay ang assumption natin ay flowing full. So ngayon, sulat muna natin yung given. No? So, diameter is 40 mm. So, since ang given na velocity ay in terms of meters per second, i-convert na natin yung diameter in terms of millimeters into in terms of meters. So, that would be 0.04 meters. At yung flow velocity is equal to 0.5 meters per second. So ngayon, compute muna natin yung unang unknown, which is volumetric flow rate. So volumetric flow rate or Q sub V is equal to volume over time or also equal to the cross-sectional area of flow times flow velocity. So that would be equal to the cross-sectional area of pipe, which is the cross-sectional area for circle. So that's pi d square over 4 times flow velocity. So input na natin yung given. So that would be pi times 0.04 square over 4 times 0.5. So input lang natin lahat ng value sa calculator. So that's pi times 0.04 over 4 times 0.5 equals. So ang volumetric flow rate is 6.2832 times 10 to the negative 4 cubic meters per second. So dahil meron pa tayong kocompute na mass at weight flow rate sa mga susunod pa nating calculations, ay store muna natin yung na-compute natin na volumetric flow rate sa calculator. So press lang natin, shift, store, tapos pick na tayo ng variable. So piliin natin yung A. So kapag pinrest natin yung alpha A, ay lalabas yung na-store natin na 6.2832 times 10 to the negative 4 o yung volumetric flow rate. So kung gusto natin i-compute na yung ating volumetric flow rate ay in terms of liters per second para maging significant naman yung value, ay mumultiply lang natin yung na-compute natin na volumetric flow rate to 1,000 kasi ang equivalent ng 1 cubic meter is 1,000 liters. So that's 0.6283 liters per second. So ang sunod naman natin kocompute ay yung mass flow rate. So ang formula for mass flow rate or Q sub M is equal to mass over time or the fluid's density or rho times Q sub V or volumetric flow rate. So since kailangan ng fluid's density dun sa formula, eh gagamitin natin yung density ng water, which is the density of water is equivalent to 1,000 kilograms per cubic meter. So plug-in na natin yung values since given na yung density at saka na-compute na natin yung volumetric flow rate. So that's 1,000 kilograms per cubic meter times A. So yung A, yung stored value natin sa A kanina sa calculator. So equivalent din siya dun sa volumetric flow rate. So input na natin yung value sa calculator. So sa totoo lang, kahit di na natin talaga to i-calculate kasi nga na-compute na natin siya kanina at similar lang din yung na-input natin sa calculator para dun sa volumetric flow rate in terms of liters per second. So ganun din yung magiging answer, 0.6283 kilograms per seconds. At yung last naman na unknown ay yung weight flow rate. So formula for weight flow rate is Q sub W or weight flow rate is equivalent to specific weight or gamma times volumetric flow rate or weight over time. So ang gamma for water is 9.81 kilonewtons per cubic meter.
At para maging significant yung value ng maging final answer natin, ang i-multiply ko na lang ay yung value ng gamma na 9,810 newtons per cubic meter. So input na natin yung mga value. So that's 9,810 newtons per cubic meter times A. So ulitin ko, yung A, yung stored value natin sa A, which is equivalent din sa volumetric flow rate. So input na natin sa calculator, that's 9,810 times alpha A. So yung weight flow rate is 6.1638 newtons per second. Ayan, so since na-compute na natin yung tatlong unknowns or yung required sa problem, eh mag-jump in na tayo sa sunod pa na problem. So sabi sa problem, determine the diameter of pipe number 2 from the figure shown. So tingnan muna natin yung figure. So may tatlong pipes na connected in Y form. So pipes are named as pipe number 1, pipe number 2, and pipe number 3. So ngayon, makikita nyo sa arrows na yung fluid is entering at pipe number 1. So may inflow daw na 0.69 cubic meters per second. So after nun, nag-split ang flow from pipe number 1 into pipes 2 and 3. So sa pipe number 2, ang flow velocity ay 0.51 meters per second at unknown ang cross-sectional diameter. While pipe number 3 has velocity of 1.5 meters per second at ang cross-sectional diameter niya ay 500 millimeters. So yung magiging working equation would be Q sub 1 equals Q sub 2 plus Q sub 3. So kasi meron tayong inflow na Q sub 1. So since mag-split ang flow, mag-split din ang volume. Kaya magiging equivalent ng Q sub 1, eh yung nag-split ng volume at pipe number 2 at yung mag-split na volume at pipe number 3, which is represented by Q sub 2 and Q sub 3. So expand pa natin. So Q sub 1 is equal to A sub 2 times V sub 2 plus A sub 3 times V sub 3. So Q sub 1 is equivalent, no, kung expand pa natin, to the quantity of pi times d sub 2 square over 4 times v sub 2 plus the quantity of pi d sub 3 square over 4 times v sub 3. So input na natin yung mga given. So that's 0.69 cubic meters per second equals the quantity of pi times d sub 2 square o yung unknown over 4 times 0.51 meters per second plus the quantity of pi times 0.5 meters square over 4 times 1.5 meters per second. So input lang natin yung value sa calculator. So that's 0.69 equals the quantity of pi times x square over 4 times 0.51 plus the quantity of pi times 0.5 square over 4 times 1.5. So press nyo lang shift solve para makompute natin yung value ng x. So ngayon, since isa lang naman yung unknown, pwede tayong gumamit ng function na shift solve. So x is equal also to d sub 2. So yung final answer is 0.9936 meters. So kung i-convert natin siya sa mga standard pipe sizes, pwede nating sabihin na yung pipe size is 1,000 mm o 1 meter. So kung magra-round off tayo, especially kung pipe size o pipe diameter yung ira-round off natin, ira-round up natin yung na-compute natin na diameter dun sa nearest standard pipe size. So for example, dito 0.9936 or 993.6 mm yung na-compute natin, wala namang ganun talagang pipe size. No? So ira-round up natin siya, hindi pa baba kundi pataas dun sa nearest na standard pipe size. So dito sa case natin ay ni-round up ko siya to 1,000 mm o 1 meter. So para dun sa mga standard pipe size, pwede nyong ma-search sa internet kung ano yung mga standard pipe sizes. Ayun lamang, and that would be all. Thank you so much.